So ito yung problema pag medyo madumi na yung ating roller na EcoSolvent printer. Gamit lang kasi natin sa EcoSolvent ay L1300 na modified. So alam na ng mga matatagal kong subscribers yan. Well mga kaibigan, meron naman tayong simpleng paraan kung paano natin yan tatanggalin. Okay? Ayan o, oh, ang sakit sa paningin. Hanggang ngayon kasi maraming namumroblema dyan no, sa roller marks na yan. So, meron akong magkaibang ginagawa. Konting pagkakaiba lang naman mga kaibigan dun sa paglilinis ko niya ng roller mark dito sa ating mga desktop printer na naka-tag dito, pigment at saka sublimation. So, iba rin yung pang EcoSolvent natin. Yun. So, ituturo ko sa inyo kung paano ako magtanggal ng roller marks dyan. So dito mga kaibigan ay gagamit lang tayo ng steel brush na medyo pino yung pagka-brush niya. Nabili ko yan sa Mr. DIY. So Mr. DIY baka naman. And gaya ng sinabi ko, may konting pagkakaiba po yan dun sa nililinis nating printer na pigment at saka yung ating sublimation. Kung dun sa sublimation at pigment ay nilalagay natin ng cleaning solution, dito ay wala tayong ilalagay na kahit na ano. No? So, gaya na sabi ko, simpleng paraan lang po. Ha? Babrasin lang ho natin yan. Brasin nyo lang ng brasin. Lahat ho ng roller. No? Siguraduhin nyo hong lahat ay nadaanan. No? Kasi kung hindi nyo mababrasin ng maigi yan, eh, ganun lang din ho ang mangyayari. Magkakaroon pa rin siya ng putol-putol na guhit. Medyo matagal ho ako nagbrush dito kasi sinisigurado ko nga na wala nang matitira. Kasi pag ako nagawa, ayoko nang paulit-ulit. So, ipapakita ko naman sa inyo, mga kaibigan, yung itsura after natin maglinis. Ayan ang gawin yung ating printing, mga kaibigan. So, yan kung mapapansin nyo, mga kaibigan, wala na ho siyang roller marks. Malinis na po yung ating mga piniprint. Gaya ng sinabi ko mga kaibigan, napakasimple pong gawin yan. So ayan guys, ongoing pa rin yung ating printing. Ayan. Okay. Ayan. Dito lang yun ang ating naging problema, gawa nga ng mga roller marks. Ayan o. Pangit o, guhit-guhit. Pero yung mga sumunod, pagkatapos nating linisin ay wala na tayong makikita, no? Ayan, oh. So, malinis na. Okay? So, shout out kay Boss Ed Piso Wi-Fi Builder. Ayan. Pandikit yan sa kanyang mga piso Wi-Fi. So, ganyan lang ho yung ginagawa ko, mga kaibigan. Hindi ko siya talaga nilalagyan ng cleaning solution, no? Kasi pag nilagay natin siya ng cleaning solution, yan ay matutunaw. O yung pinagkakabitan ng ating mga roller na maliliit kasi plastic lang yon. Pero yung klase ng plastic na kayang-kayang tunawin po ng EcoSolvent. Ngayon ang tanong, bakit ko yung J-Boy ayaw mo na lang tanggalin lahat? Actually karamihan ho ng roller dyan ay pinagtatanggal ko na para konti na lang yung lilinisin ko. Hindi ko lang talaga siya sinasaid kasi natatakot ako na baka may umipit at magka-problema tayo doon sa piniprint natin. Eh mas mahirap po mga kaibigan pag umipit yan at madali yung ating head, ano? So medyo malaking porwisyo. So ito, tinatsaga-tsaga ako na lang linisin. Yan ay dudumi ulit. Depende sa gamit nyo mga kaibigan. Kung lagi kayo nagpiprint ng mga full page o full color, eh talagang mabilis yan dumumi. At so yun, lagi kang maglilinis. So napakadali naman niyang linisin, babrasin-brasin mo lang. No, ganun lang 'o yung ginagawa natin kasi kung tatanggalin pa ho natin yung parang pinaka yung assembly ng roller, eh medyo matagal 'hong gawin 'yon. No, magdi-disassemble tayo ng printer. So sana mga kaibigan, may kaunti kayong natutunan at kaunting tips tungkol sa mga ganong problema. At sa mga matatagal na, alam ko naman na may mga paraan din kayo kung paano niyo natatanggal 'yan. No, so ako yun lang yun, pinakita ko lang, no.
So, maraming maraming salamat po sa panonood, mga kaibigan. Please like, comment, and subscribe. At muli, hanggang dito na lang. Kaya Gemoy signing off. Peace!